Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay mabuti po sa ating lahat. Dahil patuloy niya tayong iniingatan at patuloy tayong binibigyan ng kalakasan. At patuloy siyang laging handa na tumulong sa atin sa panahon na tayo ay nangangailangan. Tunay na siya ay mabuti sa ating mga kapatid dahil patuloy niyang pinaprovide ang pangailangan ng bawat isa sa atin. At lalo na sa kanyang patuloy pag-ingat sa atin sa mula sa COVID-19 pandemic na ito. At sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay sama-sama na muling magpuri sa Diyos na buhay, Diyos natin lahat. Awitan natin siya, mga kapatid. Bago po tayo umawit pala, tayo po muna ay manalangin. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tunay na kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Ikaw ang Diyos na matapat, ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. At patuloy na nag-iingat sa amin. Ikaw ay narapat na sambahin, O Diyos, ay ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, nawa, patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kukulang sa iyo. Patuloy mo nga pong linisin ang aming mga puso at aming mga kaisipan. Tulungan mo kami, Ama, sa umagang ito, sa pag-awit sa iyo, naway maitaas namin ang iyong pangalan sa araw na ito, O Diyos. Dahil narapat kang sambahin, nararapat na maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. At sa aming pag-awit, naway mabigyan ka namin ng papuri, mabigyan na maitaas ang iyong pangalan mo, O Diyos. Tunay na walang hanggan ang iyong pag-ibig mo sa amin. Kaya binigay mo ang iyong anak na si Jesus na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pag-asa na meron kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na siyang aming tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ito ang aming panalangin na tayong pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Tayo ay umawit, mga kapatid. Awitan natin ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos ay buhay.
Sinabi sa Psalm 63 verse 7, I will tell of the kindnesses of the Lord, the deeds for which He is to be praised, according to all the Lord has done for us. Yes, the many good things He has done for Israel, according to His compassion and many kindness. Tunay na mabuti ang Diyos sa atin lahat. Hindi natin kayang bilangin ang Kanyang kabutihan sa atin. Kaya muli natin siyang awitan sa umagang ito. Thank you.
Nakapaligid man ang mga problema, napakalaki man ang problema na aming hinaharap, katulad ng pandemic na aming hinaharap sa kasalukuyan. Wala na kaming dapat alalahanin pa, Panginoon, dahil ikaw ay palaging nandyan, palaging handang tumulong sa amin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil tunay na ikaw ay mabuti sa amin sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, pakinggan natin ang updates mula sa ating mga missionaries. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itong talata po na ito ang laman ng aking puso as I give my update. Every time na naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos at masaya ako sa tuwing pinagpe-pray ko kayong lahat kasi thankful ako sa pagtulong nyo sa akin sa pag-share ko ng gospel simula pa nung una hanggang ngayon. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Ang bilis po ng panahon, pero 2 taon na rin since nag-full-time ako sa ministry kasama ang Wavemakers. Isa po sa pinagpapasalamat ko ay ang sagot sa panalangin. Meron na po kaming bago na office space sa Back to the Bible along West Avenue. Sa unang bahagi din po ng taon, ipinagpapasalamat ko na mas naging klaro yung goal namin bilang isang organization at bilang mga trainer at coaches. Ang Wavemakers po ay nasa ilalim ng isang regional organization sa Asia ng tawag ay Intentional Disciple Making Network. At ang IDN naman po ay under ng isang global alliance organization na Concentric na naglalayon na mag-train at mag-coach ng mga churches at leaders na mag-disciple sa paraan na iniwan ng Panginoong Hesukristo. Noong March 2007 ay nagkaroon po ng convergence, pagpupulong, forum para magplano para sa susunod na 5 taon hanggang 2025. Kasalukuyan po, merong 120 na disciple-making centers sa Asia. Ang orange po ay ang nasa East Asia at ang dilaw naman ay ang nasa West Asia. At it's very humbling na bahagi ang ating disciple-making center sa 120 na yon na disciple-making center sa buong Asia. At nagpapasalamat po ako na kasama ako na ginagamit ng Diyos para mag disciple at mag-coach ng mga leaders kasama na yung ministry na meron tayo sa batasan. Nagpapasalamat din po ako sa mga opportunities na binuksan niya para sa akin na tumulong sa ibang churches din katulad ng isang church sa Naga sa Bicolandia Bible Christian Center na kung saan ako po ay currently tumutulong sa Young Professionals Ministry na meron sila. At kasalukuyan ko po silang tinitrain sa foundational priorities ng isang disciple-making ministry. Patuloy niyo po akong ipanalangin. Patuloy na nagiging maliwanag ang layunin ng Diyos para sa aking buhay.
At ito po ang aking legacy statement. My life purpose is to glorify God by fulfilling as much of the Great Commission as much as possible by mentoring and training the next generation of disciple-making leaders in the Philippines and beyond. So sa mga susunod po na buwan at taon, una po ipanalangin nyo na patuloy na mamunga yung aking pagsunod na pagdi-disciple katulad sa paraan na halimbawa ng Panginoong Jesus. Dito po sa ating iglesia, no, sa mga kabataan, young adults, at pagme-mentor ng mga youth leaders. Pero hindi lang po dito sa ating iglesia, kundi sa iba pang mga buhay na ipagkakatiwala niya sa akin. Recently po, kami, Wavemakers, ay nagkaroon ng isang gathering na kung saan hinamon or challenge namin ang 40 plus pastors and leaders na maging partner din namin sa pagbubuo ng mga disciple-making churches at ministries dito sa Pilipinas. At meron kaming challenge po na 40 plus. Ipanalangin nyo po, dahil meron ako na challenge ng mga leaders, youth leaders, at leaders sa mga ministry na maging bahagi ng bagong disciple-making center na pinapanalangin ko sa Diyos na mabuo. No? Ipanalangin nyo po na out of the 11 na aking in-invite ay at least 7 na makabuo this year ulit ng panibago na disciple-making center. Muli po, maraming salamat sa inyong partnership. Pinupuri ko po ang Diyos sa inyong buhay at pinupuri ko po siya sa ginagawa niya, sa ministry na pinagkatiwala niya sa akin at sa amin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos para sa inyo dahil po sa panahon na ginugugol nyo upang kami ay ipanalangin, at ganun din po sa pagtulong ninyo sa pamilyang Gregorio at sa gawaing ipinagkatiwala sa amin. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyo, at kayo po ay dalangin din namin na kayo ay pagpalain. Para po sa kahilingan ng aming pamilya, si Doty po ang magbabahagi nito. Panalangin po natin ang preparation ni Lakat at Len para sa kanilang pag-aaral. Handa po sila ng Panginoon physically, mentally, emotionally, at spiritually. Ganun na rin po yung provision para po sa kanilang pang-araw-araw pangailangan, nutrition. Patuloy na panalangin din po natin si Doris sa kanyang gawain ng pagtuturo, at ang kalusugan at ang pag-iingat ng Panginoon para sa kanya. Para naman po sa aming gawain, panalangin po natin ang patuloy na paglago ng mga nananampalataya. Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa kabila po ng maraming mga pagsubok at mga challenges na hinaharap ng mga nananampalataya sa lugar. Maraming salamat po, at umaasa po kami na papatuloy po ang inyong pananalangin. Kami po ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga panalangin at sa biyaya ng Panginoon para makapaglingkod kami ng mahusay at hanggang sa mga darating po pong araw. So, maraming salamat po muli. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Itong umaga po sa ating lahat, sumahan niyo po ako sa panalangin at pasalamat para sa ating mga misyonero, si Lem Castro at si Chris and Doty Rigoli. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at papasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong pag-iingat para sa aming mga kamanggagawa. Papasalamat po kami para kay Lem sa naganap na regional forum last March 2020, kung saan nagkaroon ng clarity of vision and mission as disciple maker and as a mission organization sa ilalim ng regional movement, intentional discipleship meeting network,
ng the Global Alliance for Centuries. Nagpapasalamat po kami para sa bagong ministry opportunities para sa Ellen. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanya. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa inyong katapatan at provision kay Lem sa nakaraang 2 taon bilang full-time missionary. Tunay na ikaw po ang Diyos naming matapat. Patuloy kaming dumadalanin para sa nalalading buwan ng taong 2020 na kayo, O Diyos, ang patuloy na magkakaloob at magbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Nagpapasalamat po kami sa bagong office ng Weedmakers na matatagpuan sa likod ng Back to the Bible building. Salamat po, Panginoon, tunay na ikaw ay ang aming Diyos na matapag. Dinadalangin po namin sa Jerusalem na maging malapit po siya sa iyo lagi sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At magkaroon po siya ng deeper devotion sa patuloy na pagsunod sa iyong anak na si Jesus. We also pray ang mga sinishepherd niya at minimentor, Panginoon, na maging mabunga ito sa kanilang pananampalataya at relasyon sa iyo. We also pray for them to cause a new disciple-making center with at least 5 to 7 coaches. Salamat, Panginoon, and we pray for your guidance and protection sa kanila. We also pray, Panginoon, para sa patuloy na provision at pagpapala sa mga ministry partners, lalo na po ang mga naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa pandemya. Ang lahat po ng ito, salamat at panalangin, pinataas po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Panalangin din po natin si Chris and Dr. Gregorio sa kanilang mga gawain. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Chris at Dr. Salamat kung paano mo sila iniingatan, paano mo sila ginagabayan, paano mo pinuprovide ang kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga gawain ipinagkatiwala ko sa kanila. Lord, itinataas po namin ang mga bagong kontak sa lugar na kanilang pinangungunahan, Panginoon. We pray for Has Naira at kanyang mga kasambahay, Panginoon. At kanyang sambayan at ang sambahayan. Patuloy po silang, Panginoon, ingatan. Nawa ang kanilang pagkakilala sa iyo ay maging lubos. Nagsamahan niyo po sila, Panginoon, at sa kanilang patuloy na pananalangin, patuloy na paglapit sa iyo, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, at nagpupuri para kay Fatima at Rehan sa kanilang pagkilala sa iyo. We pray, Lord, pagkalooban mo sila ng karunungan, Panginoon, kung paano nila haharapin ang kanilang magulang na sila po ay kinababalik sa kanilang pag-aaral ng Arabic class, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil maaari kaming lumapit sa iyo at hihingi ng tulong para sa mga tao ito. Lord, we pray para sa mga nag-aaral, Panginoon, may mga nag-aaral patungkol sa assurance of salvation, Panginoon, and on the way. Marami po silang nag-aaral ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na isa puso nila at tunay na maunawaan nila ang kahalagahan ng mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Natanong po sila, Panginoon, dalangin po namin ang mga nangangasiwa ng gawain ito ng iyong pagpatnubay. Maging samahan po ang mga tao ito. Nawa ay isa puso nila ang mga pinag-aaralan nila, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay napupuri at nagpapasalamat kay Noraline na nakaroon na po siya. At salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa kanyang pag-aaral. At salamat, Panginoon, sa mga nagtapos ng alternative learning system, ang kanilang paghahanda, Panginoon, para sa exam nila sa darating na October or November ng taong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa lugar na ito na patuloy na nakikilala ka sa iyong kabutihan at katapatan. Tinataas po namin, Panginoon, ang sambahayan ni Chris at Doty. Pinapanalangin po namin sa iyo si Lemuel na nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, kung paano mo siya iningatan at sinamahan sa kanyang senior high. At dalangin po namin na yung kanyang papasukan para sa kanyang college. We pray, Lord, and we ask people sa kanyang letter of reconsideration sa UP Manila. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo si Kat
sa kanyang thesis. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo pagkakalooban ng mga resources ang kanyang gagawin thesis, Panginoon. Patuloy siyang mananangan ng kanyang karunungan mula sa iyo. Lord, patuloy kami dumadalangin para kay Doris, bigyan mo po siya ng karunungan, pag-iingat sa Thailand, Panginoon. At dalangin po namin ang iyong provision sa kanyang language study, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy kaming dumadalangin para sa aming kapatid na si Chris and Doty. We pray for them, Panginoon, physically and spiritually, na kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat po dahil tunay na ikaw ang Diyos naming tapat na hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Ang lahat po ng ito, ang pasasalamat at panalangin, ay tinataas namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa kalakasan at kalusugan na patuloy niyo binibigay sa amin. Salamat din naman sa pagkakaloob sa pangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat din kami sa mga trabaho at sa mga pinagkakakitaan para matugunan ang pangangailangan namin. Salamat din naman sa work from home setup at sa pag-iingat sa aming lahat, lalong-lalo na sa mga senior citizens at sa mga may karamdaman. Salamat sa pag-sustain ninyo sa kanila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din sa pagkakaroon at pagpapatuloy ng mga Bible studies at discipleship groups gamit ang teknolohiya na ipinagkaloob niyo sa amin. Ngayon po ay kami ay lumalapit sa inyo, humihingi ng kagalingan at patuloy na kalakasan para kay Tricia. Nawa, Panginoon, ay ipagkaloob niyo rin po ang normal na blood pressure para kay Oxy. Itinataas din po namin sa inyo ang proteksyon sa mga naglalakbay, pag-iingat at karunungan para sa worship team at sa lahat ng aming mga ngaral. Gabayarin niyo rin po ang aming church council. Tulungan sila sa mga desisyon na kanilang ginagawa. Nawa, patuloy silang maging masunurin sa inyo sa patuloy na pagbabahagi ng inyong salita at pagkakaroon po ng mga disipulo. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming bansa at ang buong mundo sa lumalaganap po na sakit ng COVID-19. Hinihingi po namin ang inyong pagsama sa amin. Sumasamo po kami dahil kayo po ang masigit na nakakaalam sa nangyayari sa aming bansa at sa aming mundo. Dinadalangin ko po na hindi na po dumami ang magkakasakit at ang mga namamatay. Dalangin ko din po ang aming Pangulo, ang IATF at mga LGUs sa pagpapatupad ng mga programa at alituntunin laban sa COVID-19. Nawa ay maging tama ang direksyon, matuwid at makatarungan ang pagpapatupad ng mga gabay at programa laban sa COVID-19. Nawa po ay magkaroon pa ng mas maraming testing at isolation facilities para po sa pagdami ng nagkakasakit. Nataas ko rin po, Panginoon, nawa ay maging matuwid at malinis po ang paggamit ng pondo para mapigilan po ang katiwalian. At sa amin po mga mambabatas, hinihingi po namin nawa ay kilalanin nila ang inyong otoridad sa kanila. Isipin ang kapakanan ng mga may sakit, mga manggagawa, health workers, mga magsasaka at mga mag-aaral. At ganun din po, Panginoon, hinihingi namin, tulungan niyo po ang mga mamamayan na magkaroon po ng disiplina at pagsunod sa mga alituntunin at mga health protocols. Nawa, Panginoon, ipatuloy kami sumunod sa kanilang mga ipinag-uutos. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy ang proteksyon niyo sa amin laban sa mga kalamidad, kagaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Panginoon, sa inyo po kami nananangan at umaasa dahil kayo po ang nagsabi na kami po ay inyong iingatan. Maraming
Maraming maraming salamat po. At kami patuloy nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Dahil si Jesus ay namatay para sa atin upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Natin ang ating sarili sa mensahe ngayong umaga. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At ating pumuksan nating Biblia sa Hosea chapter 3 verses 1 to 3. Hosea chapter 3 verses 1 to 3. I will be reading from the New English Translation. The Lord said to me, "Go, show your love to your wife again, even though she loves another man and continually commits adultery. Likewise, the Lord loves the Israelites, although they turn to other gods and love to offer raisin cakes to idols. So I paid 15 shekels of silver and about 7 bushels of barley to purchase her. Then I told her, 'You must live with me many days. You must not commit adultery or have sexual intercourse with another man, and I also will wait for you.'" Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Nawa, Panginoon, ang iyong lingkod ay italaga mo bilang iyong tagpagsalita.
Buksan mo po ang puso at isipan ng mga taong makikinig ng iyong mensahe ngayon. At nawa, sa pamamagitan ng mensahe na ito tungkol sa iyong pag-ibig, ikaw ay aming makilala. Nang sa ganun ikaw ay lalo pa naming mahalin. At sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na ito, kami po ay baguhin mo. For your glory, in Jesus' name. Amen. Isa na siguro sa nami-miss na panoorin ng mga Pilipino ngayon ay yung mga bagong telenovela. Sa totoo lang, dito po sa Biblia ay may ilang mga kwento ng pag-ibig na mala telenovela ang dating. Nakapanood na po ba kayo ng telenovela tungkol sa isang gwapo, medyo mayaman at mabait na binata na umibig sa isang babaeng mababa ang lipad o prostitute? Alam niyo po, nagpakasal po sila at di nagtagal ay nagtaksil po ang babae. Nagtaksil po si babae kahit nagkaroon na po sila ng anak. Nagbalik po ang babae sa pagiging prostitute. Halimbawa, ikaw si lalaki sa kwento. Halimbawa lang, ano, pupuntahan mo ba si babae para muling ligawan? Siguro kung ito ay itatanong ko sa karamihan ng mga lalaki ngayon, siguro ang isasagot nila ay, ano, ako tanga? Ba't ko babalikan yun? Subalit sa kwento, ay yan mismo ang ginawa ni lalaki. Totoo po, yun po mismo yung ginawa ni lalaki. Naglakbay siya para hanapin si babae at ibalik ang babae sa kanyang piling upang muli niyang ibigin. Many would label that pag-ibig na tanga. Sa aklat ng Hosea, halos ganiyan po ang ginawa ni Hoseas. Si Hoseas ay isa pong propeta ng Diyos sa Israel o Northern Kingdom noong mga 700 plus BC. Noong panahon po ng Israel ay nahati na po sa dalawa ang Israel. Nahati po sa Northern Kingdom, also known as Israel, at sa Southern Kingdom, also known as Judah. Kasabayan po ni Hosea na naging propeta si Isaiah na nasa Judah naman. Noong panahong ito, ang Israel ay nagtaksil sa Panginoon. Nagtaksil po sila sa Panginoon. Sa halip na humingi ng tulong sa Panginoon, ang Israel, para sa kanilang security, ang Israel ay humingi ng tulong sa mga bansa sa paligid nila, tulad ng Assyria at Egypt. Subalit later, itong Assyria ay inabuso naman po sila. Nais ipakita ng Panginoon kay Hosea kung paano nagtaksil ang Israel sa kanya. Kaya siya ay inutusan sa chapter 1. Ito po yung sa verses 2 and 3. Chapter 1, verses 2 and 3. Nang una magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Kaya't humayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sa mga susunod na kabanata, doon sa chapter 3, nagtaksil po si Gomer, yung kanyang asawa, no? At ipinansundo siya ni Yahweh kay Hosea upang muling ibigin. Ano mapapansin ninyo? Ipinagawa ito ng Diyos kay Hoseas para lamang ipakita sa kanya o ilarawan sa kanya ang pagtataksil na ginawa ng Israel at the expense of Hosea. Yun lang ba yung nais ng Diyos? Bakit hindi nilang niya sabihin kay Hosea na ang Israel ay nagtaksil sa akin at siya ay naging tulad ng isang prostitute? Bakit hindi nilang ganun na direktan niya sabihin kay Hosea ang kung ano yung ginawa ng Israel? Ito ay dahil nais iparanas ng Diyos kay Hosea kung ano ang damdamin ng isang asawang pinagtaksilan. Dahil ang nais ng Diyos ay personal na maranasan ng propeta ang kaniyang nadarama. Nais ng Diyos na madama din ng kanyang messenger ang kaniyang damdamin.
Alam niyo po, kapag nangyari sa iyo ito, halimbawa sa iyo, that will make you a very effective messenger of God. That will make you a very effective Bible teacher. That will make you a better discipler. That will make you a better preacher, a very effective preacher. At hindi magiging boring yung preacher mo kapag gets mo yung damdamin ng Panginoon. Subalit, huwag kang magkamaling isipin na galit lamang ang nadarama ng Diyos sa Israel at nawala na ang kanyang pag-ibig sa kanya, sa kanila. Hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang inibig ay hindi mawawala magpakailanman, at least sa Israel as a nation. Yan, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay The Wonders of God's Redeeming Love. God's redeeming love is persistent. It is expensive, and it is unshakable. Point one, God's love is persistent. It pursues us. Next po sa verse 1, the Lord said to me, "Go, show your love to your wife again, even though she loves another man and continually commits adultery. Likewise, the Lord loves the Israelites, although they turn to other gods and love to offer raisin cakes to idols." Sa Filipino version naman po, sinabi sa akin ni Yahweh, "Umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya." Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. No? Galing, no? Wow! Matapos siyang mahalin at pakasalan ni Hosea kahit na siya isang prostitute, ang kanyang asawang si Gomer ay may gana pa magtaksil at muling maging prostitute. Subali si Hosea ay inutusan ng Panginoon na puntahan si Gomer at muli niyang ibigin. Ginawa naman ni Hosea. Yan ang pag-ibig na tanga sa pananaw ng sanlibutan. Subalit, tila ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa Israel. Kasi nga naman, tinalikuran na ng Israel ang Panginoon at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan to the point na nag-aalin na rin sila ng raisin cakes o raisin breads sa mga idols. Ang pag-aalay na ito at ang pagsamba na ito ay dahil sa kanilang pakikipag-alyansa sa mga bansang hiningan nila ng tulong kagaya ng Assyria at Egypt na kilalang mga bansang idol worshippers. Sa kabila nito, kahit ilang beses na nagtaksi ng Israel ay patuloy pa rin ang kanyang pag-ibig dito. Pag-ibig na hindi bumibitaw sa kabila ng pagtalikod ng Israel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi lang po Israel, kundi pati na rin ang buong sangkatauhan. Nung simula ay inibig ng Diyos ang tao. Subalit ang tao ay nagtaksil, nagrebelde, at nalayo sa kanya. Naging idol worshippers tayong lahat. Meron tayong mga sinusundang Diyos-Diyosan. Ang ating mga libangan, ating mga bisyon, ang ating mga mahal sa buhay, etc. At marami rin ng gusto ay sarili ang nasusunod. Tayo ay sumasamba sa ating sarili. Kaya lahat tayo ay idol worshippers at ito ay nakakagalit sa Panginoon. Subalit, inibig pa rin po tayo ng Panginoon ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Walang anumang kagandahang nakita sa atin upang maimpluwensyahan ang kanyang pagpapasyang ito. It is out of his own free will. Kaya inibig tayo ng Panginoon. Sa laki ng kanyang pag-ibig ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad po ni Hosea, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang hanapin at ibigin ang kanyang mga nagtaksil na tupa, kanyang mga tupang naliligaw ng landas. At inibig ni Kristo ang mga tupang naliligaw na ito sa pamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Subalit si Jesus ay muling nabuhay at ipinag-utos naman sa kanyang mga disipulo na humayo
at gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa, at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. Yan ang huling bilin ng ating Panginoon para sa lahat ng magiging alagad. Misyon na nag-udyok sa mga Kristiyano sa ibayong dagat upang iwanan ang kanilang mga trabaho at dumayo sa Pilipinas at iba pang bansa upang ibahagi ang magandang balita. At ilan sa inyo dito ang naging bunga ng misyon na ito, at di nagtagal ay nagbunga ng isang iglesia na Lord of Life Christian Fellowship. Kagaya ni Hosea na hinanap ang kanyang taksil na asawa through these Christian missionaries, ay hinanap din kayo ng Panginoon. Habang kayo ay makasalanan, habang kayo ay nagre-rebelde sa kanya, habang kayo ay idol worshippers, ay ipinadaman niya ang pag-ibig sa inyo sa pamamagitan ng kanyang mga missionaries at sa mensahe na dala nito tungkol sa kay Kristo, na alam natin na magandang balita. At marami naman sa atin ay kumbaga apo, o apo sa tuhod, apo sa talampakan, o apo sa ingrown ng mga misyonaryong ito. Ang atas ng Panginoon para sa atin din ay upang hanapin ang mga tupa ng Diyos na naliligaw na landas at akayin natin papunta kay Kristo. Kung isipin natin mabuti kung paano ka iniligtas ng Panginoon, ito ay para kang tinugis ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga taong ipinadala na may hatid na magandang balita tungkol kay Kristo. Tama po, tinugis niya tayo habang tayo ay nagtataksil, habang tayo ay tumatakbo palayo sa kanya. Kagaya nga po ng sinasabi sa Romans 5 verse 10, Sapagkat kung noon ng tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Isipin mo yan, habang tayo nagrebelde, habang tayo'y kaaway ng Diyos, ay minahal na niya tayo. Naalala ko tuloy yung testimony ng isang member ng Lord of Life Christian Fellowship na literally, talaga nag-rebelde siya. Pinagtataguan niya yung isang misyonero. No? Habang tuwing pumunta yung misyonero na to sa bahay nila, eh pinagtataguan niya yung taong ito. Subalit, hindi po niya natakasan ang pag-ibig ng Panginoon. Malamang ang misyonerong ito ay inutusan ng Panginoon na tugisin mo yung taong ito hanggang siya ay maging akin. At hindi nagtagal ay naging disciple nga ang taong ito. Siya ay patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Tanong ko lang po, sino o sino-sino ang ginamit ng Panginoon sa buhay mo para ikaw ay kanyang abutin, para ikaw ay kanyang tugisin at ipaalam at ipadama sa niya sa inyo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo? Sa akin, ang ginamit ng Diyos ay ang radio ministry sa DZAS, sa preaching nila Pastor Ed Lapis at Brother Jurem Ramos na sa program nilang Day by Day or at Shepherd's Call. Maring ang ilan sa inyo ay sina Peter McKibben, at yung iba pang mga missionaries, si Ate Norma, si Ate Oxy, si Kuya Endo, si Kuya Tonton, Ate Nona, Kuya Bong, Ate Jenny, Mang Matt, Kuya Lem, Kuya MJ, at marami pang iba, no? Hindi ko kayang banggitin lahat. Sila ang nagsilbing mga galamay ng Diyos upang kayo ay hanapin, habulin, at upang kanyang agawin mula sa kamay ng demonyo. At kahit mananampalataya na tayo, kapag tayo ay naliligaw na landas, ang Diyos ay nananatiling masigasig na hanapin tayo at maibalik sa tamang landas. Yan po ang pagtutuanan natin ng pansin sa ikatlong punto. Kaya sa ating paghayo, hindi tayo dapat mamili ng taong babahagin na natin ng salita ng Diyos ayon sa kanyang pag-ugali o pamumuhay. Hindi porke magnanakaw o prostitute o taong kilalang masama ang ugali ay hindi na natin lalapitan upang bahaginan ng magandang balita. Dahil hindi po pwedeng pangunahan natin ng Panginoon kung sino ang kanyang ililigtas. At
hindi ba lahat naman ng tao, masama man o mabait sa paningin ng salibutan, ay nagrebelde pa rin sa Panginoon tulad ng Israel? Kaya ibahagi natin ang magandang balita sa lahat ng tao, masama man o mabuti sa paningin ng salibutan. At kapag nireject nila tayo o pinagtataguan nila tayo, hindi nila pinapansin yung gospel na ibinabahagi natin sa kanila, ipanalangin natin sila at humanap tayo ng susunod pang pagkakataon upang makausap natin sila muli tungkol sa bagay na yon. At huwag tayong magsasawa dahil hindi rin naman nagsawa at sumuko ang ating Panginoon nung tayo ay nag-rebelde pa sa Kanya. Point 2, God's love is expensive but it is free. Libre po ang pag-ibig ng Panginoon subalit mamahalin. Sinabi po sa verse 2, "So I paid 15 shekels of silver and about 7 bushels of barley to purchase her." Mapapansin natin dito na binili ni Hosea ang kanyang asawa na si Gomer, na kung tutusin na hindi na siya, hindi na niya kailangang magbayad dahil may karapatan namang inibond ni Hosea na sumama na lang sa kanya si Gomer at hindi na magbayad. At kung di siya sasama, ay pwede niyang isumbong si Gomer sa authority at pwede siyang pagbabatuhin hanggang siya ay mamatay. Subalit, ninais ng Diyos through Hosea na mailigtas ang babaeng ito sa pagiging alipin ng prostitution. Kaya kailangan niyang bayaran ang babaeng ito. Hindi sinabi kung may bugaw sa kwento ano, na kailangan bayaran ni Hosea. Kaya maaaring ang ibabayad niya ay tatanggapin din ng kanyang asawa. Sa Philippine translation, ito po yung binayad, no? Sa gayong binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sebada, at isang takal na alak. Malaki bang halaga yung binayad na ito? Masyadong malaki na pambayad sa isang prostitute. Dahil ang halagang ito ay pwede ng pambili ng isang alipin. Ayon sa Exodus 21 verse 32, ang itinalagang presyo ng isang alipin ay 30 pirasong pilak. 15 pirasong pilak lamang ang binayad ni Hosea, subalit may kasamang isang omer na sibada at isang takal na alak. Kaya ang katumbas nito ay 30 pirasong pilak na rin. Saktong presyo na pambili ng isang alipin. Katulad ng prostitute, tayo rin po ay binili ng Diyos kahit tayo ay hindi karapat-dapat dahil sa ating kasamaan at kasalanan. Binili o tinubos tayo ng Diyos kahit walang kagandahang nakita sa atin. Tama po, walang kagandahang nakita sa atin dahil tayo ay makasalanan. Sinabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Ang pilak at ginto ay representative ng pinakamamahaling bagay dito sa mundo. Subalit, pahiwatig sa talata o sinabi sa talata na ito ay walang halaga kumpara sa dugo ni Kristo. Dahil ang ginto at pilak ay mahalaga lamang po ito habang buhay ka pa, habang nabubuhay ka rito sa mundo. Subalit, wala nang value ang ginto at pilak kapag ikaw ay pumanaw na. Kumpara mo yan sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo ay may pakinabang dito sa buhay na ito hanggang doon sa kabilang buhay. Dugo lamang po ni Kristo ang makapagliligtas sa iyo sa kapahamakan. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos ng iyong pagiging mabuting tao o mabuting gawa. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos ng pagtulong mo sa mga nangangailangan. Hindi ka maliligtas ng mga ito. Lahat ng ito ay tila maruruming basahan lamang sa paningin ng Diyos ayon sa Isaiah 64 verse 6. Hindi ka rin maliligtas sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad sa Diyos. Ang mahalagang dugo lamang ni Kristo ang makapagliligtas sa iyo sa kapahamakan. Dahil dito lamang
dahil ito lamang ang makakatubos sa iyo sa kasalanan at makapag-aalis ng poot o galit ng Diyos sa iyo. Sinabi nga po sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kailangan mayroong magbuwis ng buhay para sa iyo. Kailangan mayroong magbayad ng kaparusahan na nararapat sa iyo. At si Kristo lamang nakagawa nun. Upang ikaw ay maligtas sa pagiging alipin sa kasalanan at maligtas sa kapahamakan, ang mamahaling dugo ni Kristo ang kailangan ipambayad sa iyo. Nothing more, nothing less. Isipin mo mabuti. No? Noong ginawa ka ng Diyos, o noong ginawa ng Diyos ang tao, kailangan niyang gumawa ng hugis mula sa putik at hiningahan niya ito at nakagawa na siya ng tao. Subalit nung ikaw ay ginawang bagong nilalang ng Diyos, kailangan pang ihandog ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para lamang ikaw ay maligtas, para lamang ikaw ay ma-recreate. Higit na mas expensive pa ang pag-recreate sa iyo kaysa paglikha ng Diyos sa tao. Kaya ang pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos ay mamahalin. Subalit, ibinigay sa niya sa iyo ng libre ang pag-ibig na ito. Free. Dahil hindi mo ito pinaghirapan at dahil hindi mo ito kayang bilhin. At dahil wala kang kayang gawing good works para ma-earn mo ang pag-ibig ng Diyos, para ma-earn mo yung salvation na ito from hell. Dahil binili ka na ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin nito, malinaw na hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Kahit naman nung hindi ka pa Kristiyano, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Lalo pa kapag ikaw ay kanyang binili o tinubos sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Meron ng double claim sa iyo ang Panginoon dahil doon. Dahil dito, ikaw ay hindi na dapat na alipin ng kasalanan. Dahil hindi ka na pag-aari ng kasalanan, ikaw ay pag-aari na ng Panginoon. Kung sino ang nagmamay-ari sa iyo, siya ang dapat mong sundin. Kung dati kang habitual na sinungaling, pero dahil tinubos ka na ng Diyos, kailangan mong tigilan ang pagkasinungalingan at magsabi na ng katotohanan. Kumbaga, parang dati kang baboy na kumakain ng kaning baboy, subalit nung ikaw ay tinubos ng Diyos, ikaw ay naging kanyang tupa. Dahil nga naging tupa ka na, tiyak, kasusuklaman mo na ang kaning baboy. Dito mo mapapatunayan kung natikman mo na nga ba ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ay kung nagsimula mo ng kasuklaman ang mga kasalanang dating gustong-gusto mo ginagawa. At ikaw ay hindi lang lumalago sa paggawa ng mabuti, kundi lumalago ka rin sa pagkasuklam sa kasalanan. Mga pakikiapid, kahlayan, kalasuan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po ay ayon sa Galatians 5:19-21. Kung hindi ang Panginoon ang sinusundan o sinusunod mo, ibig sabihin, hindi siya ang nagmamay-ari sa iyo. Mayroong ibang nagmamay-ari sa iyo kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon. Subalit kung ikaw ay tunay man na mananampalataya at tagasunod ng Diyos, ng Panginoon, na nakatulog lang, parang inantok lang, no? Ay kailangan mo lang gumising sa katotohanan na ikaw ay pag-aari na ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
kung napaka-expensive pala ng pagkaligtas o pagkabili sa iyo ng Panginoon, dapat lamang na ingatan mo yung sarili na marumihan ng kasalanan. Huwag mong gamitin ang iyong sarili sa paggawa ng kasamaan o ng anumang bagay na walang kabuluhan. Bagkus ay gamitin mo yung katawan sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Tanda mo po, dahil binili ka na ng dugo ni Kristo, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo. Kaya yung nagmamay-ari sa iyo ang dapat masunod at hindi ang iyong sarili. So point 1, God's love is persistent. Point 2, God's love is expensive. And point 3, God's love is unshakable. It keeps us for eternity. Now po sa verse 3, then I told her, you must live with me many days. You must not commit adultery or have sexual intercourse with another man. And I also will wait for you. So matapos tubusin o bilhin ni Hosea ang kanyang asawang prostitute, sa halip na pagalitan ay binigyan niya ito ng bilin at pangako. Ito ang sinabi sa Filipino translation, dapat ka manatiling aking sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. So nag-demand na ngayon si Hosea sa kanyang asawa na kailangan niyang maging tapat sa kanya. Kung magiging tapat siya, si Hosea ay magiging tapat din. Hindi ko na alam kung naging tapat nga ba ang babae. Subalit, sa eksenang ito, kagaya ng nabanggit ko kanina, ito ay ginamit ng Diyos na paglalarawan ng kanyang pagmamahal sa Israel. Ito rin ang gusto sabihin ng Panginoon sa Israel. Magiging tapat kayo sa akin at magiging tapat din ako sa inyo. Ang demand ng Panginoon sa Israel ay halos kapareho rin ng kautusan ng Panginoon sa John 15 verse 4 sa kanyang mga disipulo. Ito pong sinabi ni Jesus sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Ngayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Once na ikaw ay sumampalataya kay Kristo bilang iyong tanging tagapagligtas, ito ang katuruan na kailangan mong matutunan. Manatili ka kay Kristo at si Kristo ay mananatili sa iyo. Halos ganito rin ang sinabi ni Hosea sa kanyang asawa sa verse 3. Maaring may nagsasabi sa inyo, parang conditional naman pala ang pagiging tapat ni Jesus sa atin. Kasi kailangan mong manatili sa kanya para siya ay maging tapat sa iyo. Parang ganun yung dating, ano? Subalit, kailangan maintindihan natin na ang tunay na mananampalataya o tunay na Christian ay tiyak na mananatili kay Kristo. Maaari siyang magmukhang bumitaw dahil sa pagkakasala, subalit siguradong siya ay mag-re-repent at manunumbalik kay Kristo. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ang palatandaan ng tunay na Kristiyano. Dahil ang hindi mananatili ay hindi mamumunga at ang hindi mamumunga ay itatapon ng Panginoon sa apoy upang sunugin. Malinaw na siya ay hindi mananampalataya kapag siya ay hindi namumunga dahil siya ay susunugin. Kaya ang tunay na mananampalataya ay tiyak na mananatili at tiyak na mamumunga. Maring iba't iba lang ang dami at quality ng bunga ng bawat isa. Tandaan po natin, kapag ang tao ay iniligtas na ni Kristo, automatically siya ay binago na rin ng Diyos. Ano yung pagbabagong yon? Binigyan siya ng pagnanais at kakayahan na manatili kay Kristo. Yan po yung pagbabago na nangyari sa bawat isa sa ating tagasunod ni Kristo. At hindi po ba ito yung prophecy from the Old Testament tungkol sa New Testament? Sa Jeremiah 24 verse 7, Jeremiah 31:31, tsaka sa Ezekiel 36. Ito po yung Ezekiel 36 verse 24 onward. I will take from the nations and gather from you all the countries and bring you into your own land.
I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Yan po ang prophecy ng Old Testament tungkol sa New Testament na nararanasan natin ngayon. Yung pagpabago sa bawat taong ililigtas ng Panginoon. Kaya ang pananatili sa Panginoon ay palatandaan na ikaw nga ay ligtas. Ikaw nga ay kay Kristo. Kung ang isang tao ay tunay na kinilala si Kristo bilang Panginoon, siya ay mananatili kay Kristo. Tsaka sino ba naman ang taong o matinong tao ang naranasan ng pag-ibig ni Kristo? Pag-ibig ni Kristo na walang kapantay, sino ba naman yung tatalikod sa ganong pagmamahal ni Kristo? Kaya kung ang isang tao ay seemingly sumasampalataya kay Kristo, parang tunay siyang mananampalataya at kalaunan ay tumalikod kay Kristo at hindi na bumalik, siguradong hindi siya kay Kristo talaga. Hindi siya tunay na sumasampalataya kay Kristo. Sinabi nga po sa 1 John 2 verse 19, "They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us." Kapag tayo ay nagkasala sa Panginoon, hindi kaagad paghukom ang ginagawa ng Panginoon. Katulad ng mga iglesia sa Revelation 2 and 3 na lumabag sa kanyang kalooban, ang Panginoong Jesus ay nagbigay muna ng babala at panghihikayat upang manumbalik sa kanya ang mga iglesyang ito. Ang babala at panghihikayat na ito ay nagdulot ng godly fear o makadyos na takot sa church at sa bawat kasapi nito. Kaya sa kabila ng pagsuway natin, nariyan pa rin ang pag-ibig ng Panginoon na talagang hindi nawawala. Tuwing ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nagtataksil sa Diyos. Ikaw ay nagkocommit ng spiritual adultery o spiritual prostitution. At ang pagkakasala ay nagbibigay sa atin ng panandaliang ligaya. No? Subalit, pagkatapos ng ligaya, ewan kung napapansin nyo ito, no? Ay parurusahan naman tayo ng guilt o ng ating konsensya. No? Baga, nakukonsensya tayo, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Talaga makukonsensya ka after mo magkasala. At pagkatapos nito, nariyan din ang conviction na ibibigay ng Espiritu Santo at ipapaalala niya sa iyo ang salita ng Panginoon na magpapatunay na ikaw nga ay nagkasala at kailangan mo magsisi. Yan ang pagsundo ng Diyos sa atin, sa ating pagkaligaw ng landas. At minsan, gumagamit din siya ng mga tao, mga usually kapatid natin sa pananampalataya, kapatid natin sa church, upang paalalahanan tayo na tayo ay nagkasala. At pangatlo, nariyan din ang pagdidisiplina ng Panginoon, either through divine discipline or church discipline. Yan ang ginagamit ng Panginoon upang maghatid ng kapighatian sa iyo hanggang ma-realize mo ang iyong pagkakamali upang ito ay iyong pagsisihan, talikuran, at makapanumbalik ka sa tamang landas. Dahil po sa Hebrews 12:11, "For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." Ang pag-rebuke at pagdidisiplina ay isa sa paraan ng Diyos upang panatilihin ang bawat isa sa atin sa pananampalataya. Paano naman yung mga church members na patuloy na nagkakasala at di nakaranas ng pagdidisiplina? Ayon po sa Hebrews 12 verse 8, "Ang hindi dinidisiplina ay hindi tunay na anak." Tandaan niyo po yan. Ang di dinidisiplina ay hindi tunay na anak ng Diyos. Paano kung nagkasala na naman ang isang tunay
na anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, tandaan niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay makulit. Siya ay muling kikilos upang ikaw ay makapanumbalik sa Kanya. Maring mas bigatan niya yung pagdidisiplina o maring mas magaan, depende sa kakayanin mo, at siya ay patuloy pa rin magpapatawad sa iyo. Alam niyo po, kapag paulit-ulit na nangyari ang pagdidisiplinang ito sa isang Kristiyano, hindi pwedeng hindi siya mabago. No? Di ba? Paulit-ulit ba namang sakit ibibigay ng Panginoon para ikaw ay hubugin, para ikaw ay mabago kahit paunti-unti. At tandaan po natin, kung nakikita mo ang iyong kapatid sa iglesia ay tila lumalayo at medyo naliligaw na ng landas, kailangan mo siyang pagsabihan at tulungan na makapanumbalik kay Kristo. Ikaw at ako ay instrumento ng Diyos upang panatilihin sa pananampalataya ang ating kapatid. Sinabi po sa Colossians 3:16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng sagayoy ng may buong karunungan. Sinabi rin sa Hebrews 3:13, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Hebrews 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tandaan po natin kung paanong gumagamit ang Diyos ng mga tao upang iligtas ang mga makasalanan. Gumagamit din siya ng mga tao upang mapangalagaan ang mga nailigtas na. May katuruan po na kapag ikaw daw bilang anak ng Diyos o tunay na Kristiyano ay nagkasala ng mabigat na kasalanan, mawawala raw ang iyong salvation. Totoo po ba ito? Isipin mo mabuti, ayon sa Romans 5 verse 10, no, ikaw ay kaaway pa ng Panginoon. Kaaway ka pa, no? Tanda mo. Noon yun, ha? Nung kaaway ka pa, ay inialay na niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ikaw ay makipagkasundo sa kanya at ituring ka na niya bilang anak. Nung ikaw ay kaaway pa at hindi pa man din anak, inibig ka na niya. What more, ngayong anak ka na niya. At saka, di ba, hindi ka naman naligtas dahil sa iyong mabuting gawa. Paano ka ma-unsaved ng iyong masamang gawa? If you are saved, tandaan po ito, if you are saved, you are saved forever. San makikita yan? Yan po yung sinabi sa John 3:16, di po ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang sino mang sumasampalataya, present tense po yan, no? Yung sumasampalataya kay Kristo ay mayroong eternal life. Ano ba kahaba ang eternal life? Hindi po ba ang eternal ay walang katapusan? Kapag nawawala ang iyong salvation, hindi po yan eternal life, kundi transient life o panandali ang buhay. Eternal means eternal. Walang hanggan. Gaano kahabang eternal? Walang hanggan. Yan yung life o yung salvation na natanggap natin. Eternal. Sa totoo lang, after ng Hosea, sinabi ito ng Panginoon sa Israel sa Jeremiah 31 verses 1 to 3. At that time, declares the Lord, I will be the God of all the clans of Israel, and they shall be my people. Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness. When Israel sought for rest, the Lord appeared to him from far away. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo po. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you.
At yan din at higit pa ang mensahe ng Panginoon sa Iglesia at sa bawat kasapi nito sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Romans 8, 38-39. Romans 8, 38-39. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa madaling salita, hindi lang naman ikaw ang mahawak sa iyong pananampalataya, kundi hinahawakan ka rin ng Diyos upang ikaw ay manatiling sumasampalataya. Tama po. Hindi lang ikaw ang humahawak sa iyong pananampalataya. Higit sa lahat, ikaw ay hinahawakan din ng Diyos upang ikaw ay manatiling sumasampalataya sa Kanya. Di ba ang sarap magkaroon ng ganitong confidence sa pag-ibig ng Panginoon? Siguro, pag meron kang ganitong confidence, laging masarap ang tulog mo, laging mahimbing ang tulog mo kapag meron kang ganitong assurance, no? Kahit siguro nalaglag na sa bubong yung magnanakaw, eh, mahimbing pa rin yung tulong mo. So, God's love is unshakable. At nice din niya magkaroon tayo ng unshakable confidence sa Kanya. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa ang katotohanan ito ay magsilbing encouragement sa atin upang manatili tayong sumusunod sa Kanya. By the way, ang mensahe ng talatang ito ay hindi po yung magpakatanga tayo sa pag-ibig, ano? Ilinawin ko lang. Katulad ng pag-ibig ni Hosea, hindi po ganun, no? Kung binata ka, eh, maging wise po tayo sa pagpili ng mapapangasawa. Ang ginawa ni Hosea sa pag-ibig niya sa babae ay paglalarawan sa iyo at sa atin ng mahiwaga at walang kapantay na pag-ibig sa atin ng Panginoon. Maring tanga o kahangalan sa pananaw ng sanlibutan, subalit sinabi sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ulitin ko po, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sino nga naman ang matinong tao ang handang mag-alay ng buhay para sa kanyang kaaway? Sa mga taong nagre-rebelde sa kanya, sa mga taong nagtataksil sa kanya sa kabila ng kanyang katapatan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan ng kanyang pag-ibig na hindi natin kayang arukin at tunay ngang kamangha-mangha. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100-831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/lolcfofficial. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod.
Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa mensaheng pinarating ni kapatid na Jowi. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Babasahin ko po sa 1 Thessalonians 5:23 at 24 po. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway, panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Maraming salamat po. Bilang pangwakas, awitin natin muli ang Basta't Ikaw, O Diyos, ang Kasama. Sa lahat ng suliranin
palakpakan natin ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat.